Bali dun sa intro, nagsimula po yun sa open string dito sa may G string. G. Tapos, pipress mo yung B string tsaka E string ng manipis dun sa sabay sa 3rd fret. So, bali ganyan yung position ng kamay mo. And then, open string, G string. Yung sumunod doon, pagkatapos ng part na to, okay, G string, tapos G string ulit na open, then E sa 3rd fret. So parang ito yung magiging guide mo bawat pag bago mo ng melody. So bawat string na manipis na ipipress mo, ito yung magiging parang pang ano mo. Bali. Okay. Then yung G string ulit. Tapos pindutin mo naman yung E string. Then G string ulit. Tapos E string sa may 5th fret. So kung tuloy-tuloy siya, ganito yung tunog niya. So bali dun sa part na mayroong slide, nag-slide ako from 5th fret sa may E string. Tapos nag-slide ako pataas sa may 7th fret sa same string. Tapos binaba ko siya sa 3rd fret E string. So parang ang nangyari dun, ganito. So practice mo lang yung part na yun hanggang sa kapag ka fluent na yung pagka ano mo, pagka play mo dun, pwede mo na siyang ilipat. Yung bass mo from open string magiging 4th fret. Press mo siya sa 4th fret, so parang ganyan na yung itsura ng kamay mo. Okay. So simulan natin, ha. So, ang naiba lang dun, yung bass mo, from dun sa umpisa open, ngayon, pre-nest mo siya sa 4th fret G string. Tapos yung dress na pipindutin, parehas na nung kanina. So, from up string, G string. Tapos, 4th fret. B string din. Then yung next, dito naman sa may nag-adjust ka lang ng isang fret, 5th fret. So same pa rin yung dalawa dun. Nakapihit pa rin siya na ganyan. So yun. Yun lang nabago. Bari, parang ang gumagalaw lang dyan dito sa may G string. 4th, tapos magiging 5th. So kung tuloy-tuloy siya,
Tapos yung last part bago ka mag babago ng dun sa base, bago mo ililipat sa base yung intro mo, open naman dito sa may D string, open open siya pagkatapos dito sa may 5th fret G string. So kung paano gagawin yung paglipat, ganito lang, madali lang siya. So yan, from the song pisa. Okay, tapos yun, open na siya dito sa menu. Okay, so sa part na yun, nag-hammer tayo dito sa may 5th fret from sa 3rd, so naka-steady pa rin yun. Pag hindi mo siya i-hammer, kapag ka parang ano siya, note by note, ganun. Tapos okay, pag mabilis siya, ganito yung tunog. So yung mga pinindot ko dun from 3rd fret, naka-fresh siya. Tapos 5th fret, then hayaan mo na lang siyang tumunog. Parang ito na yung magpapatunog doon. Parang para yung tunog niya ganito. So, pwede rin naman kung gusto mo. So, parang medyo hindi maganda pakinggan. So, mas maganda yung parang pipihitin mo siya gamit ito. Okay? So, dun sa taas niya, ganun din yung process. Kaya lang, ang pinindot ko doon, B string, 3rd fret, tapos hinahammer ko siya. Tapos yung isa, E string dito sa pangatlong fret, naka-press. So parang naka-steady lang to. So ulitin natin drum sa umpisa bago tayo pumunta sa bass. So yung sa part, second part naman nung intro, dun sa may bass naman, so madali lang din. Umpisa muna natin. So bali dito, pagkatapos nung part na yun, mag-transition ka na agad dito. So yung parang chords na ginamit ng G. So sa cover ko, dinagdagan ko siya ng beat. So kung yung tuloy-tuloy siya ganito. Sa part na yon, yung mga prenes ko, prenes do sa may G, nasa E string 3rd fret, so parang G yun. E string yung bass 3rd fret, tapos open tong D string. So yung tunog niya,
walang beat. So pagka pwede rin naman siya kung gusto niyo, medyo nahirapan kayo. Pwede hindi rin, hindi nyo rin ilagay yung beat, pero kung gusto nyo rin matutunan yung beat, madali na lang din naman yun. Ang basta ang importante, malaman mo muna yung kung saan yung mga pinipindot dito. So, yun muna, tuturo ko, huwag mo nang yung beat. Then mamaya, tuturo ko yung paano isabay yung beat. So, yung pinindot ko doon, E sa 3rd fret, then open yung D, E, 3rd fret, then open sa may D, tapos E ulit, tapos sa may G string open. Pagtuloy-tuloy siya, so parang kamukha rin siya ng ginagawa ko dito na process, kaya lang sa bass. So ito ganun, yung parang plucking pattern niya, ito yung magiging parang ano mo, foundation mo. So pag every bass na pinipindot mo dito sa mas mababa sa kanya, mag-hit ka muna ng string dito. So ganito siya, ibig kong sabihin. Okay. Open. So sa part na yon, pagkatapos ko napindot tong G string 2nd fret, naghammer ako sa 4th fret, tapos open. Okay. Pwedeng ito na yung magpatunog or ito, depende na sa'yo kung saan yung mas nadadalian ka. Okay, so ganito siya pag tuloy-tuloy na mabagal. Doon. So parang pinalitan mo lang ang E string sa 3rd fret na ang A string sa 2nd fret. So same din yung process niya dito. Nasusunod. Bali kung pagtutugtungin mo siya. A string 2nd fret, then open ulit yung D string. Then susunod, papalitan mo lang doon, i-adjust mo lang siya ng isang fret. Then pares din yung process sa ibang string na pipindutin. So sa part na yun, mga pinindot ko, open yung G string, tapos i-hammer mo siya sa 2nd fret, then open mo ulit. Tapos yung isa, sa may D string open, 2nd fret hammer, tapos open yung G, sa baba lang yun. So, kung tuloy-tuloy siya na mabagal.
naman siyang bass. Medyo komplikado siya, pero tuturo ko na kung paano yung isasabay. So, yung magiging balatandaan mo, yung bass, lagi ko siyang sinasabay dun sa bass din na pinipindot ko. So, ganun. Since, pagka na-practice mo na yung mga pinipindot dito, pwede mo nang practicein naman yung pagsabay ng beat. Kasi, ganun ako mag-practice ng pag nilalagyan ko ng beat. Mas mahirap siyang pagsabayan mo siyang tututunan habang inahalam mo kung ano yung pinipindot tapos nilalagyan yung bass. Medyo mahirap yung ganong process. So, yung tinuturo ko, ganun yung style ko ng pagpra-practice kung nilalagyan ko ng beat. Parang mas nadadalian ako pag ganun. So, yun. Lagi ko siyang sinasabay dun sa bass. So, medyo mahirap tong trick na ganito. Pero kung pa-practicein mo nang pa-practicein, matututunan mo din siya. So, okay. Pattern mo ng beat. Ganun lang yung parang palatandaan mo pattern mo. Lagi mo siyang isasabay. Every maglilipat ka ng bass. So, yung bass mo, ito. Ito. So, kung solo lang siya. Okay. So, kung mabagal siya. Okay. So, 2 times yun. Anyway, kahit hindi mo na ilagay yung pagbibit dun, maganda pa rin siyang pakinggan kasi yun nga, maganda pa rin yung pagkakaano ng bass niya. So, depende na sa'yo kung gusto mo siyang lagyan ng bass, ang beat, I mean. Kasi pwede namang hindi. So, para maiba lang, ilagyan mo siya ng beat. So, actually dun sa totoong kanta, mayroon ding beat. Pero hindi siya masyadong naririnig. So, yung last part ng intro pagkatapos nung G, mabalik ka dun sa may E-string, so naka-G ka ulit, D, ay sa may E-string, then yung kamay mo naka-position dito sa may D-string, 4th fret. So, parang ganyan siya. So, tutugtugin ko muna siya para hindi masyadong nakakalito. Pag walang beat, so, yung pinindot ko na, dalawang ulit yan bago ka mag-umpisa ng verse. So, yung mga pinindot ko doon, yung string sa may 3rd fret, then 4th fret sa may D. So,
D, tapos open sa may G string. Huwag kayo malilito kasi dalawa lang binibindot. Dali. Pinindot ko nung B string sa may 3rd fret. Ayan. So, pwede mo na siyang iabang kung gusto mo. Nakalagay na siya. Parang ganyan yung position niya. So, yung pattern doon ng plucking. E. Tapos pipindutin mo ulit yun, so diretso na siya pababa. So same lang yung process, ang naiba lang from doon kamukha rin kanina. Pinunta mo siya doon sa 2nd fret, A string. So pagkatapos ng dito na part, i-adjust mo lang siya ng isang fret sa 3rd fret. Same pa rin yung dalawa. Tapos open dito sa may D string. Tapos open din sa may E string. Then pipindutin mo yung B string sa 1st fret. So kung tuloy-tuloy siya. Tapos open then sa may G string. So kung meron naman siyang beat, pag na-master mo na yung ganun, pwede mo nang practicein yung paglalagay ng beat. So kung yung tunog niya kapag merong beat, ganito.